Inimbisiga na ng Department of Education kung sino ang nagsulat ng module na pinamahagi sa ilang paaralan sa Pampanga. Ang module may kasamang salita na mahalay ang kahulugan. Saksi si Cedric Castillo. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Public Accounts, isa na namang sablay sa learning module ng Department of Education ang naungkat. Sa pagbibigay kahulugan kasi sa module sa salitang aswang, may kasamang salitang hindi kaaya-aya. Ang mga ito ay pinapaniwalaan na may mga pakpak at sila raw ay gising kong gabi para maghanap ng mga o maaaswang. Kinumpirma ng DepEd na galing ito sa grade 10 module na ipinamahagi sa ilang paaralan sa Pampanga. Ginawaan na po yan ng ERA. Naglabas po ang superintendent ng instruction na mali yung nilalaman ng learning activity sheet na ito. Hindi po talaga ito katanggap-tanggap. Wala pong duda yan. Hindi ko maiisip kung anong excuse ang pwedeng ibigay po dito. Ayaw naman po namin magbigay ng mga salita rito na parang nagbibigay kami ng excuse. Ang mali po ay mali. Ayon sa DepEd, dumaan sa kilatis ng division level ng kagawaran ang naturang module. Kaya tanong ng ilang mababatas, paano ito nakalusot? Was this material vetted in the school level only? Was this used only by a particular teacher? In which case, the vetting would be in the school level only? Or was this used already by the whole division? And if it was used by the whole division, ano pong nangyari? Bakit sa dami ng titingin, hindi man lang nasilip ito? Equivalent ng quiz, sa loob ng school lang po yung vetting ng gagamiting learning resource. Maliban po kung nagdesisyon ang division office na ang mga equivalent ng quizzes natin ay division-wide yung gagamitin nilang mga materials. In spite of all our best efforts, may mga nakakalusot po. Ang iba naman po talaga, sa ibang mga cases po, dun sa nabanggit ko kanina mga datos, ang iba po, hindi pa siya fully authorized, pero may nakita ni teacher yung parang current draft, really reproduce na at Pebrero ngayong taon nang ipa-pull out ng DepEd ang mga naturang module. Iniimbestigahan na raw ng kagawaran kung sino ang nagsulat nito at kung bakit napabayaan itong mailathala. Hahanapin po natin ito. The person who wrote this is clearly in bad faith, Mr. Chair. Hindi po nakakatawa kung nagpapatawa siya. Dati nang sinabi ng DepEd na may mga learning material na hindi na nakakakyat sa central office nito para maaprubahan. Sa tala ng DepEd, umabot na sa 155 errors ang nadiskubre sa mga learning material. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi